Magandang araw ka, Bola. Usapang free agency na naman po tayo. So unfortunately, mga ganito muna ang baka pag-uusapan po natin kasi alam naman na po natin na na-postpone po ang PBA and now that na nag-decide na rin po ang ating Pangulo na i-lockdown po ang Manila, there is a good chance that ito pong suspension po ng PBA abot din po ng mga isang buwan. So, i-stays muna tayo kabala, analyze muna natin itong mga roosters and mga pwede pa pong gawin ng mga teams as they continue to prepare po for the continuation of this conference. So, going back, mga pag-uusapan po natin ngayon is mga tantalizing free agent na napangalanan ko na rin po naman sa ibang blog post ko po. And yes, they are only bench bigs. I do not think they can start for a championship team. Pero pwede rin naman kung talagang mamamaximize mo sila. Now, bakit ko ba pinag-aaksayahan po itong mga bench bigs po na ito? Take note, hindi lang po sila mga pangkaraniwang bench bigs o mga big men po from the bench or role players po na big men. Sila po ay around 6'7" and taller po. So, kumbaga nandun po sila sa range ng mga gigantic center. At gaano po ba ka-importante itong mga super size po ng mga sentro? Of course, majority of the super size centers are ruling the league po today. From Junmar Fajardo up to Ian Sangalang. But of course, not all of them can be that dominating, especially offensively. Hindi lahat magiging Stan Hardinger, magiging Ian Sangalang, magiging Japet Aguilar po ang impact, especially offensively. But at this point, we should have realized po kung gaano po ka-crucial yung kanilang role itong mga dominant gigantic centers po na ito. Wherein, makikita nyo naman po na yung mga teams na nasa taas po palagi or simply the San Miguel Corporation teams, and nasa kanila po yung mga dominant nga po na mga super bigs offensively. Now, because very dominant po itong mga gigantic center na po na ito offensively, it is crucial then to have these pieces na pwede pong tumapat sa kanila. When I say po tumapat, I'm not saying po na bigs po na kaya silang i-stop, ano? That is not realistic, hindi talaga i-stop, but more of, pahirapan po sila for every points po na makukuha nila. And these two po na pag-uusapan natin ng mga free agents is mga good examples po ng mga ganong klase po ng big men. So let's start this one with Robby Alhuseini. Yes po, he's again a free agent matapos nga pong hindi po siya bumalik ng bansa from Kuwait. So hindi sila nagkaroon ng maayos na pag-uusap po with Blackwater. Up to this point, I think nasa Kuwait pa rin po itong si Alhuseini. Actually, nangyari na rin po ito dati with Meralco Bolts nung nasa Meralco pa po siya. And ganoon nga po yung issue, pag bumabalik po siya sa Kuwait, napapatagal po siya doon because for family matters. I think ganun talaga ata, may problema po siya sa family niya, especially as it could be related to some inheritance matters po. Pero, there's still a chance naman na bumalik siya, although may chance din naman na hindi. Now, bakit ba dapat maging interesado po ang mga team sa isang Robby Alhuseini? They should think about taking the risk po of his baggages. Kasi if you look po at the numbers, actually wala naman talagang special po dito po sa mga numero niya. Other than the fact that last season, you showed some prowess na po from beyond the arc, and that is crucial, especially for a player po na ganyan nga po kalaki. Now, what is great about Robby, agad-agad po yung efficiency niya is at the average level, and that's a very good thing to see from a big man. So, baka po kaya niya itong ituloy-tuloy at mapaganda ba? And if you have that kind of a shooter po in your center position, aba, it will open up po the other positions. Now, which teams should really consider po na kunin po siya? One thing po na napumasok po sa isip ko is itong Alaska SSY. Para lang siguro matry naman ni Robby po itong mga independent teams. Kasi of course si Robby nanggaling na pong MVP teams. Nanggaling na rin po siya sa isang San Miguel Corporation team. So about try naman po niya yung culture ng isang independent teams. Lalong-lalo na po itong Alaska Aces. Meron po silang Danny Ildefonso as one of the assistant coach. Baka matulungan po siya, na-improve pa yung game. Maybe mas mag-re-respond po si Robby with Danny I. Kasi pareho po silang big men. And respectable po sa big men community po ang isang Danny Ildefonso. At maganda rin ata ang nagiging resulta po ng kanyang pag-mentor dito kay Abbott Rutter na kinuha po ng Alaska last season. And knowing the fact po na itong si Sanitos, the boss, magre-retire na po after this conference, they do need someone po to take over po yung Minnesota. And Robby could be that guy. So they should think about it. One more team na interesting para sa akin is Colombian Drip. They gave up JR Reyes. So now, very problematic po talaga sa akin yung frontline depth.
I doubt po kung kilala niyo tong sina Joseph Gabayni, Michael Balagasay, Galenco Buntin, Andreas Kahilig, and etc. No? Hindi kayo familiar dito kasi nga pag ito po nilipat mo sa ibang team, baka hindi pa nga yan makakuha ng mga 10 minutes per game po na playing time. So they do need someone na kaya nilang bigyan ng 20 minutes na hindi po magiging negative sa court. And that should, could be Rabi Alhosseini. Then add the fact again po na meron po siyang shooting that should help out CJ Perez, who is arguably the best slasher na po ngayon sa liga. Napunta naman po tayo sa pangalawa po nating pag-uusapan na si UFCF Taha. Yes po, siya po yung galing po ng talk and text na dapat papunta pong Blackwater ngayon. Pero kalain mo ba naman po na itong Blackwater sa interview po with Phil Starr, sinabi po ito yung may-ari po ng Blackwater, sobrang loaded na po daw nila na hindi na nila kailangan ng isang UFCF Taha. Hindi naman sa pang-ano no, pero parang the way I look at their lineup, I can say around 6 to 8 players po na nasa lineup nila, eh yung value nila is mas mababa kung ikumpara mo po sa isang Yusef at Taha. Especially with the fact po na isa lang naman actually sa lineup nila ang taller than 6'7", and that is Mauricio. So they are in need actually with of centers at papakawalan pa nila. Mukhang kinakausap na po itong si Taha ng Ginebra at Phoenix, and I think those two teams are good spots po for him. Now, malamang hindi kayo masyadong familiar na po sa laro ng isang Yusef Taha. Na kung titignan mo naman po kasi yung numero, talagang binangko po siya sa talk and text for the past two seasons. Around, di po lumalagpas ng 30 minutes per game po yung average. At makita mo yan, very traditional po siya na type ng big, and yung efficiency niya is very bad. Below 45%, that is very bad po for a center, lalo na yung ganyan po yung size. Ano? But let me give you po one video just to explain po yung importance ng isang Yusef Taha. In this video po, ang katapat niya is itong si Allen Durham, and he scored against Durham. Now actually, hindi po ang focus dito is yung kanyang spin move in this play. It's more about the fact po na mapapansin nyo talaga na very strong po itong Yusef Taha. Kaya niyang itulak isang Durham. And then, very aggressive din po siya. And very agile din. Ano? With those traits actually, it means he could give hard times po sa mga gigantic na dominant players po ng liga like Stan Hardinger nga, Ian Sanggalang, Chapet Aguilar. I'm not saying po that he will dominate, na may ganun po siya karaming post moves ala Vic Manuel, hindi po. What I'm just saying is, kaya niyang pasakitin po yung ulo ng mga big time players po na yun, and that will help his team. Yung pagbibigay niya lang po ng sakit ng ulo to those big time players, malaking tulong na actually. Kaya nga po, kung napansin nyo, bakit ba itong San Miguel Beermen sobrang loaded po nung kanilang depth po sa center position in the past few years? Nandun si Billy Mamaril, siyang 6'7", nandun si Yancy De Ocampo na talaga namang naging isang bench warmer lang. Hindi nila pinakawalan, kaya nga sa mga kapatid nila, hindi nila binigay. Bakit nga po? Kasi nga, those two guys can be used by other teams para po bigyan ng sakit ng ulo itong si Junmar Pajardo at itong si Arwin Santos. Eh, yun po yung iniwasan nila. So kung mas pinili na lang nilang ibang ku sila, bayaran po sila ng malaking halaga para lang hindi nila pahirapan itong si Pajardo. So mga ganun po ang naging taktika po ng San Miguel Beermen. Now going back po kay Yusef Taha, Phoenix and Ginebra are good options for him. Bakit po? Kung ang hanap niya po is playing time, Phoenix should be his number one consideration kasi very malamya din po yung kanilang frontline rotation, and mawawala din po because of injury yung itong si Dave Marcelo at saka Jake Pascual. So malaki po yung opportunity niya to get minutes, and this is a team po that can make po the playoffs, so it will be a worthwhile thing po to start in this team. Ano? Baka dito niya rin ma-develop pa po yung ibang facet pa po ng kanyang game, and he could be a good fit here kasi they're play fast, and I think he will be more effective po kung magpa-play po siya ng mabilis. Now for Ginebra naman po, they are in need of center depth din po. Kasi of course, Greg Slaughter po, nag-sabbatical, Jody Vance, injured. So they do need someone po to get some minutes po in their center position. Panapat din nila sa mga iba pong gigantic center po ng liga. And by getting him, same po nung tactic ng San Miguel Beermen eh. Iniiwasan din po nila na makuha po si Taha ng ibang pong contender. Tapos panapat nila kay Japet Aguilar at Jody Vance, di ba? So pwede rin po yung maging tactical play. And I think he plays like Japet naman, so in terms of system could be smooth. So wala siya masyadong babaguhin po kasi yun nga, playing style po niya is medyo kahawik po nung kay Japet Aguilar, more of a rim runner itong si Yusef Taha. So overall po, these two centers could be a potential game changer po kung sino ang magcha-champion po for this conference. So abang-abang natin, abang-abang po tayo kung saan po sila mapupunta. Sa Parang Mukabola, saan po kayo mapupunta? Ito si Robbie at saka si Taha. Comment lang po sa baba.